Nanindigan naman ang pamilya ng pinaslang na si Jeffrey Jennifer Laude, hindi raw matutumbasan ng anumang halaga ng pera ang buhay na kinuha mula sa kanila. Buo naman ang suporta sa kanila ng iba't ibang grupo hanggang sa ibang bansa. Live mula sa Olongapo City, may report si Haji Rieta. Haji. Joseph, kakarating lamang muna nitong ni Vice President Jeju Marbina dito nga sa Burol ng pinaslang na transpinay nga na si Jeffrey Jennifer Laude. At sa kasalukuyan nga, no, gaya nga nakita niyo sa telebisyon, ay nagsasagawa ngayon ng press con nito nga si Vice President Binay kung ano yung dahilan kung bakit siya nandito ngayon sa Burol. Samantala, nanindigan naman ang pamilya Laude na hindi sila papaareglo sa kampo naman ng suspect yung mamatay sa kanilang kapatid sakaling areglohin sila. At ayon nga sa kanila, ay mas mahalaga ang hustisya kaysa sa pera. Narito ulang. Matapang ang pahayag ng pamilya Laude nang humarap sa media kanina. Never po kami nananawagan na kailangan namin ng pera. Yung hustisya po ang kailangan namin. Aminadong pamilya, may mga pangangailangan din sila pagdating sa pinansyal. Pero hinding-hindi raw nila ipagpapalit ang paggamit ng hustisya para sa kapatid na umano'y pinatay ng US Marine na si Private First Class Joseph Scott Pemberton. Kahit naman po sino, pag pinatay yung isa sa pamilya nyo, sobrang mas mahalaga po. Kaya po tayo sa ngayon, grabe po. Sobrang mahalaga po to. Hanggang sa mapatunayan at mabigyan siya ng hatol, siguro naman po na pag nalaman namin yun, sapat na po sa amin yun. Ang Association of Transgender People nagparating na agad ng tulong sa pamilya Laude sa pamamagitan ng mga abogado. We have formed a battery of lawyers from Ateneo de Manila University and the University of the Philippines Law Center. Ito yung mga LGBT lawyers kasi nararapat lamang na magkaroon tayo ng LGBT na abogado para yung dynamics ng aming komunidad ay alam nila. Iba pa rin yung abogado na LGBT mismo para alam yung kultura na sa aming mismong komunidad. Nakausap na rin daw nilang iba pang LGBT groups sa ibang bansa na magbibigay ng tulong sa kanila. Sa rally naman, idinaan ng kilusa ng pambansang demokrasya at kaisaka ang sigaw na katarungan para kay Laude. Apela nila kay Pangulo Aquino, ilipat sa Pilipinas ang kustodiya kay Pemberton at ibasura ang Visiting Forces Agreement. Sa Martes, nakatakdang i-cremate ang labi ni Laude kung saan iuwi sa Leyte ang abo nito alinsunod sa hiling ng kanyang ina. Joseph, batid naman na ng pamilya Laude kanina no, na nail-serve na yung subpoena sa US Embassy para nga kay dun sa suspect na si Pemberton. At ang pagkakalam natin, Joseph, ay kasama doon sa subpoena na ibigay sa US Embassy ay yung kopya naman ng formal complaint. At ang inaantay na lang ngayon, Joseph, ay yung affidavit naman ngayon ni Pemberton na isusubscribe naman sa City Prosecutor's Office ng Olongapo. Joseph? Alright, first off, diba Haji yung German fiancé ni Jennifer ay nagsabi or nagpahayag na maaaring pumunta siya sa Pilipinas. Meron ba tayong balita doon kung makakarating siya before Tuesday kung kailan na nakaschedule na ihatid sa kanyang huling hantungan itong si Jennifer? Yes, Joseph. At kagabi nga nakausap ng isa sa mga kapatid ni Laude, itong fiancé nga niya na German. At ang sinabi sa atin na possible Monday, makakarating dito na sa Pilipinas itong si Sesselback. At para nga makasama doon sa nakatakdang cremation naman nito sa Tuesday, Joseph. Haji, nabanggit mo kanina yung preliminary investigation o at least yung pag-subscribe nitong si Pemberton ng kanyang sworn affidavit. Mangyayari yan mismo, bababa siya ng barko at doon sa City Prosecutor's Office mangyayari. Or kasi in the past may mga ibang kaso naman na yung PI na tinatawag ay pwedeng gawin doon sa barko, hindi kaya? Ang gusto ng pamilya, Joseph, ay bumaba sa barko itong si Pemberton at makita nila at masilayan nga nila nang sa ganun ay mawala yung agam-agam nila na wala na siya dito mismo sa lugar. Dahil may mga pagtatanong din ang pamilya, Joseph, kasi na wala na, posibleng wala na raw dito itong si Pemberton.
at yung physical presence ni Pemberton ang makapagpapanatag daw sa kanilang kalooban na nandito pa nga siya at handaan naman itong harapin yung complaint na sinumite nga sa piskalya ng dito nga sa Olonga po, Joseph. Haji, yung legal team, if I can call it that, kasi sabi, nagbigay na ng battery of lawyers. No? Sino yung kinakausap nila sa gobyerno natin? No? Kaya kahit yung sa panig ng Amerika para ma-ascertain, no? Because this is a very important question. Asan ngayon si Pemberton? Yes, Joseph, tama ka dyan. At tayo ngayon nasabi rin sa atin ni Dinditan, siya yung pumunta rito kanina at binanggit nga sa atin na marami na silang mga nakausap na mga abogado mula naman sa University of the Philippines, magna rin ng Ateneo de Manila University. At meron silang nabanggit kanina, Joseph, ano, na nag-submit daw sila ng inquiry sa US Embassy para nga magkakaroon kasi ng press con na tomorrow sa Quezon City naman at nagpadala sila ng invitation sa US Embassy na magpadala ng representative mula doon at para nga sagutin itong katanungan nila ng lahat kung nasaan na nga ba talaga ito nga si Pemberton, kung nandito pa ba siya sa Pilipinas o kung nasaan nga talaga siya, Joseph. Okay, maraming salamat, Haji Rieta.